Order Mo tutorial. Paano mag-order online gamit ang Order Mo mobile app. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell. So ngayon, na-install ko na yung Order Mo na mobile app. Balik ko, ang gamit nyo is Play Store or App Store. I-search nyo lang yung Order Mo, which is ito yun. And then, pwede mo na siyang i-install. Sa akin kasi, naka-install na siya. That's why open na yung nakalagay dito. And after ko ma-install, ito na nga yung Order Mo na mobile app. Bali, hindi pa ako nakakapag-sign up, hindi pa ako nakakapag-create na account. And kahit hindi ka pa nakapag-sign up, may explore mo na dito kung pwede ba sa lugar mo yung order mo. So, meron dito sa Zambales, ito yung mga city or yung lugar na meron yung order mo. Meron din sa Bataan, meron din sa Bulacan, ito yung sa Pampanga, and pwede kayong mag-explore dito. So, kung nandito kayo sa mga lugar na to, pwede nyo nang gamitin yung order mo kung gusto nyo mag-order online. Sa akin, although meron ng Grab dito sa Bulacan, gusto ko pa rin siyang itry yung Order Mo na mobile app. So, pili tayo. Ito yung sa Bulacan, let's say sa Baliwag. Pag nag-order food tayo, ito yung mga pagpipilian natin. Or sa ibang lugar naman, let's say order, oops, balik tayo. Let's say sa Pampanga, sa Guagua. By the way, ito nga pala yung time frame. We deliver or they deliver from 6 a.m. to 12 midnight. Pero hindi sa lahat ng area yan. So, pwede nyo gamitin yung app para ma-double check kung hanggang anong oras yung specific na area para makapag-deliver sa inyo. So, pag nag-chat tayo ng order food, meron silang free delivery, may mga deals and promos. And meron din silang mga category dito na pwede nyo agad piliin. Like, let's say, gusto ko ng desserts. Ito yung mga desserts na pagpipilian ko. Try na natin mag-order and gawin na natin to. So, balik ko lang to. And by the way, aside sa pag-order food, meron ditong order fresh, order liquor, siguro ito yung sa alcohol. So, walang merchant na available. And then, marketplace. Ito naman siya. And also, padala service. So, pag padala service, kailangan natin mag-login kaagad. So, order food, alam ko ganun din. So, tap na natin yung order food. Meron ditong free delivery. Ito yung mga lalabas na free delivery na option. So, meron ditong Macau. Pag sinap natin yan, pwede tayo makapag-order dito and gamitin yung free delivery na feature nila. So, balik tayo. And then, pwede tayo mag-search dito ng gusto talaga natin. Let's say, gusto ko ng ice cream. Ito yung may pinakamalapit, 18 minutes. And then, balik natin very quick. So, ito yung lumabas na result nung nag-type ako ng ice cream. So, pwede ako mag-search ng specific. Let's see. Ito yung gusto ko. So, tap ko to. And then, mag-plus tayo. So, dito, kapag mag-order na tayo, i-asa tayong mag-login or mag-sign up. So, i-tap ko yung okay. Pwede tayong mag-continue or mag-sign up gamit yung Facebook account or yung Apple account or yung mobile number. Sa akin, mobile number na lang. So, proceed tayo. So, na-enter ko na yung cellphone number ko. Tap ko yung continue. And lagay ko lang rito yung mga information na hinihingi pa sa akin. So, kompletuhin ko lang. And then, sign up na tayo. So, ganun lang kadali. Provide ka lang ng phone number, and then email address na din, and then tap na natin yung okay. So, hintayin ko lang yung OTP. And by the way, kung wala pa kayong email address like yun at gmail.com, yun kasi example ng email address, meron kami ginawa tutorial about that. Yung link to that video is nasa description sa baba. So, nareceive ko na yung text and enter ko lang siya dito. And ito na, set your address. So, dito na importante na ilagay yung address natin kasi dito i-deliver yung pagkain. So, set ko lang yung address. Kompletihin ko lang lahat ng to. And nalagay ko na yung address. Meron dito ang please specify landmarks or instructions sa rider. So, sa akin mag-alagay ako dito para mas madaling mahanap yung address ko. Like, malapit ba kayo sa swimming pool or malapit ba kayo sa simbahan or kailangan ba pagpasok ng gate, kakaliwa agad. Ganon yung mga instructions na pwede nyo ilagay. So, nakompleto ko na yung address. And by the way, nakalagay dito na make this my default address. So, next time pa mag-order ako, ito na agad yung address na ma-re-record and mag-deliver sila ng food. So, save address tayo. And then, for save location, tap ko lang tong icon na to sa taas. Make sure lang natin na tama. Mali yung address na to. So, after mahanap yung address, save location na tayo. And then, click ko na yung yes na button. And address updated. Click ko tong OK. And after natin ma-set yung address and also yung location, pwede na tayong makapag-order ulit. So, balik tayo sa umpisa. Meron ditong free delivery. So, sa free delivery, hindi talaga ito yung total delivery cost. Instead, may discount siya. Like, let's say mag-order tayo dito. And mag-order tayo ng isa.
Ayan, na-add to cart ko na, ibig sabihin meron na ako sa cart ko. Ang magiging discount niya is 39 pesos off. So, pag nag-checkout tayo, meron siyang discount na 39 pesos sa delivery fee. Ang delivery fee is 149 pesos. So, ganon yung promo pagdating sa delivery or sa free delivery na option. Sa discounts naman or deals and promos like ito, meron siyang 10% off, makikita agad natin. So, pwede nyong gamitin yung mga free delivery option and also yung deals and promos dito sa bandang taas. Pwede nyo rin gamitin yung mga categories dito para mas madali kayong makapag-search or pwede kayong mag-search dito. Like, let's say gusto nyo ng chicken. Search natin. So, ito yung lumabas. May chicken dito. Sa iba, hindi ko alam bakit lumabas to. Pero pwede tayong mag-order from here. So, ito, for case, let's say, kung gusto natin mag-order, 322. And item selected, ito siya. Plus 39 pesos minimum delivery fee. So, ang minimum delivery fee nga is 39 pesos. Try natin mag-checkout. And then, ito na yung cost niya. 506 yung babayaran ko kasi 184 pesos yung delivery fee. Meron ditong instructions. Pwede kayong maglagay ng please add ketchup or extra cooking time please. Yung mga ganong instruction kasi iba gusto mas malutong or kung ano man yung gusto nila sa chicken nila or sa order nila. And for delivery schedule, pwedeng i-deliver ngayon or pwede nyo iset yung oras mamaya. And yung address, pwedeng ito. Or pag nag-scroll up kayo, pwede kayong mag-set ng new address. Pag tinap ko yan, maglalagay lang ako dito ng panibagong address. And then for select payment method, pwedeng COD. Or pagdating ng food, pwede nung lang kayo magbayad. Cash on delivery yon. Pwedeng GCash. Pero may mga store na hindi tumatanggap ng GCash. And also, pwede rin yung debit or credit card. Pero katulad ng store na to, hindi sila tumatanggap din ng debit or credit card. Sa iba naman, tumatanggap. Pwede nyo i-double check. Like, mamili tayo ng iba. Let's say, hanapin na lang natin yung Jollibee. Eto. And then, item selected tayo. Check out tayo. 149 yung delivery fee. Eto, hindi rin tumatanggap ng GCash or ng credit card. Pero maghanap na lang din kayo ng mga store na pwede tumanggap ng GCash or credit or debit card kung yun yung gusto nyong payment method. Pero pwede rin naman yung COD para mas sure na din na pagdating ng food, dun pa lang din kayo magbabayad. Like, try ko ulit sa McDo. Eto, McDo. And then, let's see, mag-order tayo nito. And item selected. Check out tayo. So, 149 din yung delivery fee. 371 lahat. And dito, hindi rin tumatanggap. So, COD na lang yung option natin dito. And pwede ko na itong i-place order. And pagka-place order, hihintayin ko na lang yung updates from the app or also from the driver kung ano na yung status ng pag-deliver ng food. Sa akin, naka-experience na rin kasi ako mag-order via ibang app like sa Grab or Foodpanda. So far, yung sa Grab na natry ko, parang mas mura yung sa delivery fee. Pero pwede nyo i-double check sa inyo kasi iba-iba rin naman yan eh. Sa akin kasi malayo tong location na to, that's why 149 yung cost niya sa pag-deliver. So pwede nyo i-explore, i-compare. And for tutorials about Grab, meron din kami yan. You may click the playlist in the description below. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment sa baba. And this is MediaTek Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!